As Mr. dapat last question, but may humiling mongsa. So, questions now coming from IBC, followed by KBS, and then destination. So, yun po ang tapos na ating Q&A. Alright, so... Good afternoon po, Secretary San Ballester, sa mga IBC 13. Secretary, tatanong lang po sana kung magkano po yung project cost nitong project maganda. And at the same time po, possible po, gano'ng kalaki yung percentage sa tingin natin na nailagda doon sa kanaman po ng mga participants natin, especially po doon sa mga first responders po natin when it comes to disaster resiliency. Salamat po. Thank you. Dahil meron akong powers, ipapasa ko sa dapat sumagot yung project leader, Dr. Malana. 27 million, but siya ako nabigyan. Hindi ako pwede magbigay ng Italy. 26 million ang grant ng DOST, may counterpart ng pag-aasa ng 1 million. So 27 plus million. Ngayon, tatanong ko ngayon, bibigay ko ngayon doon sa ating isang Deputy Administrator for Research and Development. Detalye doon sa... Kasi hindi ako tawag nito. Hindi ako particular sa mga kung magkano doon sa isang activity sa sumunod na how much personal mo? Yung gano'ng karami yung dagdag na kaalaman? Ah. Lahat yung karamihan ba ito, di ba? Dagdag na kaalaman, kanina yung present naman yung mga bagong sistema, saka yung mga na-update na products. So, I think yung percentage na bagong kaalaman ng mga nag-training, I think mataas yung percentage, pero siguro mamaya yung number of recipients makikita natin. Percentage. Pero when it comes to kaalaman, kasi mga bago po yung information na na-update, so mataas yung porsyento na nadagdagan kasi mas naliwanagan nila kung ano itong mga bagong information, kagaya ng warning levels kanina, nalaman nila na yung iba na yung signal number 5 natin. And doon sa interest, doon sa Q&A kanina, nakita natin na talagang interesado at pinamunawaan yung mga bagong informasyon. So I think, hindi tayo nalatayo sa more than 80% yung nadagdag na information. Based on my experience, kasi 2014 speaker ako sa buong region, sa FIVOC side, ang pinresent yan karamihan, almost lahat bago. Yung mga technologies na pinresent, wala pa noong 2014. Okay, thank you very much, WSP Secretary. Maraming salamat. So right now, we will entertain a question from ABS. Magandang hapon po, and congratulations sa maganda. Awal magtanong, maganda. So, Ariel Alonso from ABS-CBN. Dati po akong part din ng maganda when I was still with Pag-asa. Ang question ko po is tangent, kasi nasagot na ni Doc SP yung parang metric ng success ng project. Ang tanong ko po ay tangent dun sa pag-mention ng equipment and yung instruments na ginagamit. Meron po bang, kasama po ba sa budget allotment yung maintenance, calibration ng instruments and new technology and equipment para po yung datos na nag-gather sana nagamit din sa paglalabas ng forecast and warnings and hazards? Hindi kasali sa project yun kasi it's an operational concern that should be addressed by Pag-asa and FIVOX. Now, ang talagang project funding is devoted for the development of the knowledge management system, the actual webinars, no? And of course, other support activities. Pero pagdating sa maintenance, even upgrade and instrumentation, that should be part of the operational budget of both Pag-asa and FIVOX. Alright, thank you Ariel for your question. Secretary for that clarification. Our last question from destination. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jay Mante ng Destination Enrollment Manila. Question na po, gaano kabilis yung process
once na may nakita kayong bagyo or disturbances or mga lindol from the specific site to the governors. Yun lang naman po. Maraming salamat po. Yung bagyo, dalawang linggo mahigit dapat alam na mayroong namumuhong sama ng balon. Kasi yan tinatawag na slow onset event. Pagdating naman sa lindol, ay hindi pa natin kaya ma-forecast, but immediately after the occurrence of an earthquake event, may target ang VVOX na 30 minutes, pero ano lang yun, target siya, pero minsan 5 minutes, depende sa size of earthquake, mas mabilis. That's the determination of an event, but to transmit the event to specific person, once na mailagay sa social media, kung ang mga governor ay may Facebook o Twitter, or right there and then, matatanda. So, I cannot answer to how fast they can actually get the info, but definitely, there are multiple modalities where they can actually receive. If they are in social media, once it's posted in the website, matatanda. Pagdating po sa volcano, any update on volcanoes with bulletins, you can use the Volcano PH Info app. Diretso na po sa phone nyo, itinadadaan sa mga LGU direction na sa bawat individual. But of course, there are also systems related to Office of Civil Defense, to DILG, and of course, to the media. If I may add, pagdating sa LGU, tulad ng sinabi ng Secretary Solito, as soon as it is posted or published on social media, on the websites, within a few minutes lang. It can be 5 minutes, it can be 15 minutes at most probably. Napipick up na yan ng operation center ng ating mga local government units. Lahat po ng ating MGUs, provinces, cities, municipalities, and in many of our barangays, meron na po silang operation center. Yung tinatawag natin emergency operation center. Actually, yung term na emergency operation center already only applies kapag meron ng nangyayari. On a daily basis, 24/7, 24 hours a day, 7 days a week. Lahat ng MGUs natin mayroong operation center being manned by personnel from the local DLRM office. At within minutes, kapag na-post na ng mga iba't ibang agencies yung information, whatever it is, in words, in graphics, ay napipick up agad dyan. And bawat MGU, bawat DLRM, local DLRM system, meron silang mechanism on how to inform the governors or the mayors and the other senior officials of the local government units, including the local police, the local fire department, and if applicable in the area, yung Coast Guard at saka yung armed forces. So yan po ay sistema na ginagamit na ng halos lahat ng ating LGUs. So the confidence that within minutes that information reaches the governor or the local chief executive is very high. Thank you. Right, thank you very much. Okay. So, yes. Ang pag-asa po, particular po doon sa weather division, na yun yung nagbibigay sa atin ng forecast, ay ISO certified po yun. At mayroon tayong sinusunod kung ilang minuto pagkatapos na may magawa yung information that within 5 minutes or 15 minutes, dapat naipadala na yung information, forecast or warning. Alright, thank you very much, Boss B. So, yan, conclude na po natin yung ating press conference for today. And we'll proceed now to the closing ceremony. But before we turn over to the hosts, no, for the closing ceremony, we'd like to request Governor Socrates of Palawan to please join at the presidential table for the closing ceremony. Thank you. The panelists will remain.